Guys, ito yung episode 5, part 2. Nung sinabi ko doon sa part 1 na hihiwalay ko na video. Ito na yun, guys. Ito yung pagkatapos kong maglinis dyan sa bakuran, magwalay sa kasalabas, sa dirty kitchen, at doon sa study area ni Yesha. Sinunod ko to. Ito yung kasunod. Abali, maaga pa naman kasi para mag-almusal. Kaya ito na muna ang ginawa ko. Since ang asawa ko naglalaba, hindi ako pwedeng pumasok sa loob or may gagawing iba na hindi malapit sa tindahan. Kasi pag may bumili, hindi namin maririnig. So yun guys, ito na lang ang inayos ko. At least pag may bumili, makikita ko agad. Since ito kasi mga tanim na to, hindi namumulaklak yan. Ewan ko bakit hindi na siya namulaklak, namamatay yung mga dahon niya. Ngayon tinuro sa amin ng may-ari ng bahay na baka daw hindi na nakakahinga yung ugat. Kaya yun, inayos ko. Bali, antigas na kasi nung mga lupa dyan sa paso at nilalanggab na din. Kaya ang ginawa ko, inano ko muna lahat. Inalis ko muna lahat yung lupa at ibinalik ko din, nilagyan ko ng mga tuyong down sa ilalim. Turo din yun ni Tita Emma sa amin. So yun ang ginawa ko ngayon. Bali, nauna ko nang ginawa yung apat na paso. Hindi ko kasi binibigla para in case na hindi mabuhay yung mga nilipat ko, mayroon pa akong pagkukuhan ng iba. Kaya yun, iniisa-isa ko siya. Nauna na tong apat sa taas. Tapos yan, itong isang paso hindi ko pa siya nalagyan dahil nilalanggam yung mga lupang galing sa kanya. Kaya binilad ko muna, pinapatanggal ko muna yung mga langgam. Tapos yung pagkatapos ko naman yan, nilinisan ko na yan. Kasi nga may mga dumikit na lupa. Pagtapos ko naman doon, tinulungan ko yung asawa kong maglabak para malinis na rin yung kamay ko na pinaghawak-hawak ko doon sa lupa. Ayan, tinulungan ko na rin siya magsampay para madali nang matapos at makapag-almusal na kami. Sinampay ko na yung mga nilabhan niya. Pagkatapos namin mag-almusal, eto naman yung sinunod ko. Yan, mga panggatong yan, hindi ko pa naaayos. Yan ang gagawin natin ngayon. Kaya lang, iyan ay inabot na ako ng alas 9 dyan. Kailangan ko kasing mamalengke. Kaya hindi ko muna nagawa yung mga kahoy. Ito munang part na to ang inuna ko. Ito yung nilinis ko. Pinaputol ko na yan sa asawa ko kasi mapuputol na rin naman yan next year. Eh hindi naman nagbubunga. Binabahayan lang ng mga higad. Kaya pinaputol ko na sa kanya. Tapos naman yung magputol dyan, ako naman yung naglinis. Ang dami na palang tuyong dahon dito. Bihirang-bihira lang kasi akong pumunta dito sa likod, guys. Kahit nandyan lang naman malapit, hindi ko talaga masyadong pinupuntahan tong likod. Yung asawa ko kasi yung mga nagdidilig ng halaman dito sa likod. So yun, nung nakita ko nung isang araw at napasyal ako, sabi ko, halang, dumi na pala dito. Kaya yun, nag-decide ako na one day, lilinisan ko kasi nga, napakadami ng tuyong dahon. Tapos ito, kinultivate ko rin yung lupa. Kasi may tanim kami dyan ng mga snake plant, saka yung aloe vera. Yan, inayos ko lang siya. At pinalis ko yung mga tuyong dahon. Pinagpabisan talaga ako dyan, guys, promise. Yan yung drum na yan yung pinaglalagyan namin ng tubig galing sa ulan. May 1/4 pa yan na laman kaya hindi pa namin nalilinisan. Pag naubos na lang, saka na lang namin yan lilinisan. Tapos yun, na linis ko naman. Nakaisang sako kaming basura dyan. Imagine guys, isang sakong basura ng mga tuyong dahon. Yung sili ko naman na tinanim,
namatay na, kaya yan, nilagay ko na lang sa basurahan. Eto, nag-ano ako ng damo dyan, tinatanggalan ko yan ng damo. Ayan guys, bukas po na yan ipagpapatuloy yung ibang parts, kasi mamamalengke pa kasi ako. Alas 9 kasi ang bukas doon sa grocery na pinagmamalengkehan ko. Eh magna-9 yung time na yan. Nasa isang video yung namalengke ako, ay nag-grocery ako guys. Nasa part 1. As yun, okay na siya, malinis na. Itatapon ko yung mga ginamit kong disposable na nilagyan ng mineral. Tinaniman ko kasi yun, kaya lang hindi naman naging maganda yung tanim ko, kasi nga yung lupa hindi rin maganda. Kaya yun, itatapon ko na lang. Yan ang dilinisin ko naman sa susunod na araw. Pagkatapos ko naman doon, ayan, naglaba-laba ako ng basa, nilagyan ko Sonrox para maging malinis din yung kamay ko na pinaghawak-hawak ko na naman sa lupa. Tapos ito yung pinutol ko, snake plant sa loob. Inalagay ko yun sa loob para mayroong halaman sa loob. May mga ganyan na kami sa loob. Kaya lang idadagdag ko lang yan kasi yung iba din namatay na, pinalitan ko lang. Tapos pagkatapos ko nga dyan, namalengke na ako. Ano, papunta na akong palengke niyan guys. Ayun, nasa part 1 niya. Maraming salamat sa inyo. See you next time.